Tuve Radio, DZBB. Balida! Ang pinakamagandang lalaki, umaakyat na naman ang ligaw. Ay, nako! Excuse me? Si Janogil, walang kadalasala. Jano? Pero happy ending naman pala. Hi. Nobody can resist the charm of this little boy. Jano Gibbs with its brand new album, Little Boy. It's totally hot, hot, hot. Grab a copy now, only from GMA Records. Kapuso. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Avida Land. Affordable living at its best. Avida Land, an Ayala Land Company. Oras na para labanan ang mga panloloho. Oras na para labanan ng mga anomalya. Oras para labanan ang mga katiwalian sa lipunan. Narito si Mike Enriquez, ang kaisa-isahang investigador ng bayan. Dito lamang sa DZBB. Nasubaybayan ninyo sa investigador sa DZBB ang reklamo ni Nakora Atayde at Rodora Morales. May bahay pahingahan si Aling Cora sa Nuestra Señora de la Paz Subdivision sa lungsod ng Antipolo. Si Aling Rodora naman nakabili ng tatlong lote sa naturang subdivision. Nung una kontento ang dalawa sa tahimik na lugar, pero nang huli ang katahimikan yun ay nabulabog. Ang dahilan, ang ilan sa mga nakatira sa subdivision nag-alaga ng mga manok na panabong. At hindi lang dalawa o tatlo kundi daan-daan. Humingi na ng tulong sina Aling Cora, Aling Rodora at ilang miyembro ng Nuestra Señora de la Paz Subdivision Homeowners Association Incorporated kay Antipolo City Mayor Angelito Gatlabayan. Ika-27 ng Marso nung nakalipas na taon, ipinag-utos ni Gatlabayan ang pagpapasara sa mga manukan sa subdivision. Pero hanggang ngayon, ang utos ni Mayor hindi pa rin natutupad. Kaya ang nangyari, ang mga manukan sa Nuestra Señora de la Paz naradagan pa. Sus, Mariose! Pinuntahan ng investigador sa DZBB ang Nuestra Señora de la Paz Subdivision sa lungsod ng Antipolo. Inikuta namin ang ilan sa mga lote na mga sinasabing nag-aalaga ng mga manok na panabong. Doon nakita namin ang dikit-dikit na kulungan ng mga manok at nang amin yung silipin sang katutak ng mga manok na panabong ang aming nakita. Nagpunta ang investigador sa DZBB sa tanggapan ni Antipolo City Mayor Angelito Gatlabayan. Pero wala ron si Mayor, may pulong daw. Pinuntahan namin ang tanggapan ni Engineer Renato Matienzo, hepe ng Planning and Development Office ng City Hall. Si Matienzo ang inutusan ni Gatlang Bayan na magdala ng tinatawag na Notice of Violation sa mga may-ari ng mga manukan. Pero ipinasa kami ni Matienzo kay Tony Ambrosio Concepcion ng Legal Department ng City Hall. Ipinakita namin kay Concepcion ang kopya ng closure order ni Mayor Gatlabayan na ipinalabas noong pang 27 ng Marso ng nakalipas na taon. Tumanggi si Concepcion na iparekord ang aming usapan. Pag-aaralan daw muna niya ang reklamo ni na Aling Cora at Aling Rodora. Gayunman maging siya ay nagtataka kung bakit hindi na ipatupad ang kautusan ni Mayor. Maya-maya lamang ipinatawag ni Concepcion si Matienzo. Tinanong niya si Matienzo kung bakit halos isang taon na ay hindi pa na ipatutupad ang kautusan ni Mayor. Pero hindi direktang masagot ni Matienzo ang tanong. Nakalimutan na kaya ito ni Engineer o sadyang kinalimutan? Ayon pa kay Atty. Concepcion, mukhang mga malalaking tao ang nagmay-ari ng mga manukan, kaya hindi agad na ipatupad ang kautusan. Ganon? Engineer, hindi po ba may kasabihan tayo sa wikang Ingles na no one is above the law? Nangako si Atty. Concepcion na magpapatawag siya ng pulong para matapos na ang problema ng mga taga-Nuestra Señora de la Paz Subdivision. Makikipag-ugnayan.